Magandang araw mga kahabis. Welcome po dito sa bagong video natin dito sa ating channel. Humingi nga pala ako ng paumanhin sa inyo na hindi ako nakapag-gawa ng mga videos sa ating channel dito kasi may problema ako doon sa una kong phone kasi nasisira na siya dahil sa kalumaan. So marami na akong nagawa doon na video pero hindi ko lang na-upload kasi nga unfortunately nag-corrupt yung memory card, so nasayang, pero ayan, tapos na siya. Pero ngayon nandito na tayo, may bago na tayong phone at salamat nga pala sa amangkin kong engineer na niregaluhan niya ako na bagong phone na ito. So eto na, sa susunod-sunod na tayo magagawa ng mga vlog. So, update muna tayo sa ating mga plants. Ayan po sa likuran ko. Ayan. Isa din sa problema ko dito yung nagiging busy kami dahil sa paggawa ng pag-aayos ng greenhouse natin kasi nasisira siya sa mga sunod-sunod na bagyo noong last year. So ayan, nagiging busy po kami sa pagkukumpanihan. Anyway, may isisingit ko lang na video dito na yung nagre-request sa akin na paano ko ginawa yung pag-a-apply ng fungicide doon sa mga plant ni dinilya ko na nagkakasakit, na naglalagasan yung mga dahon at saka nangingitim yung sanga. So isisingit ko na dito. So sisimulan na natin. 3 scoops ito per 16 liters of water. Ginagawa ko magmix sa tubig sa isang ganito. So 3 to 6 or 4 sa 16 liters of water. So ginawa ko 3 lang sa ganito karaming tubig. Fungicide. Pero depende lang kasi sa fungicide. May fungicide kasi na 2 scoops lang yung ginagamit para sa 16 liters, pero dito kasi 3 to 6. So sinusunod ko lang kung ano instruction ng bawat fungicide na ginagamit. At isang ganito is 10 grams ito, 10 grams isang ganitong scoop. So yun lang ang sinusunod ko para sa mixture ng fungicide na amin. Depende sa fungicides na ginagamit, depende sa brand po. So sa application naman ganito. So magkuha ka na ng konti. Ganyan. Tapos i-drench mo lang dito sa roots. Ganyan. Ganyan yung application ko. For interval 3 to 5 days didilig na lang kayo ulit. So ganyan lang, para kung mag-spray kasi tayo, magpuputi-puti yung dahon. So may, para maiwasan yung magpuputi-puti yung dahon dahil sa fungicide. So ganyan ang ginawa ko. Or kung may sprayer kayo, spray nyo dito sa body niya yung nangingitim. So ganun lang, 3 to 5 days ang interval. Ito nga pala yung last year na ginawan ko ng video, na unfortunately na delete yung video kasi nag-corrupt yung memory card ko. So sayang ngayon kasi medyo medyo may detalye yun. Pero ngayon sa ginagawa natin na video, ito yun. Ayan, may bago na siyang mga dahon. Ayan. Ayan, dito yung dating sira niya. Ito yun. Yun. Ito namamatay. At nangingitim siya dito. Tsaka dito. Ayan, kung nakikita mo. Ito. Pero may bago na siyang dahon. Kasi last year pa to eh. Ayan, nagdahon na siya.
dito. So ginawa ko, in-spray ko dito eh. In-spray ko dito. Tsaka nilagyan ko ng fungicide dito yung ano niya. Tsaka ito din. Ito, nangingitim ito. Ano siya? Pero may bago na naman tayong mga problema tulad ng ganito. Kasi nga sisira ito sa ano, sa ulan at saka sa bagyo. Yung bagyo na dumaan nung isang taon. Ito, yan, may bago na siyang mga dahon. Ito po sila. At ito pa yung isa. Ito bago-bago lang to, mga dumating ito mga November. Ayan. Ito tinanggal ko. Laglag ang mga dahon dito. Tapos, ayan. Nag-cure siya. Tinanggal ko lang yung namamatay na talaga na sanga. Ito. Ayan. Pero gumaling siya. Nagdahon siya ulit. Ito pa. Pero hindi lahat na i-cure. May namamatay din. Pero kunti lang. At least may ano, may achievement tayo. Take note din ah. Ano lang to? Sarili ko lang itong eksperimento. Ayan, ito laglag lahat ng dahon. Pero hindi siya nag-ano. Hindi siya namamatay. Ito, sisira talaga. Galing ito sa ano, sa display doon sa may downtown area. Pagbalik dito ay ganito na mga itsura. Ito din mga problema natin ito. Kinakain ng mga insekto. Isa din yan sa mga topic natin sana. Gagawa din ako ng video niyan. Kung ano dapat i-apply natin sa mga insekto. Ayan. Ito pa rin yung mga melidilya ko. So, dahil sa busy, hindi ko na masyadong na lagaan kasi no, dahil sa busy, maraming ginagawa. Inuuna namin yung greenhouse kasi yan, nasisira na sila. Ito pa sa kabila. Ayan. Maglilinis pa ako dyan. Ang daming kalat. Ayan. Ito, wala nang bubong yan. Sira-sira sa bagyo. Ayan. Nandito lang po tayo. Susunod na video naman, aabangan nyo. Thank you.